Harleen, bakit nais ipavito ni Senator Pimentel ang Maharlika Investment Fund Bill? Rosalie, gusto ngang ipabalik ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa Kongreso ang Maharlika Investment Fund o MIF Bill para mas mapusisipa dahil para sa Senador, hindi umano katanggap-tanggap ang kasalukuyang bersyon nito. Kaya nananawagan ng Senador kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang panukalang batas para maibalik sa Kongreso. Para sa mga batas, puro umano mga malalabo o puno umano ng mga malalabo at magkakasalungat na provision ang ipinasang MIF Bill. Bilang sa mga napuna ni Senator Pimentel ang dalawang prescription periods na nagtatakda kung hanggang kailan maaaring kasuhan ang isang individual na lalabag sa batas o gagawa ng krimen. Sa third reading copy ng Senate Bill 2020, makikita ang Section 50 na mayroong prescription of crimes na hanggang 10 taon, habang sa Section 51 naman nakasaad ang prescription of offense na nakatakda sa 20 taon. Ayon kay Senator Francis Cheese Escudero, kadalasan ganito ang bunga ng minadaling panukalang batas. Kung pipirmahan ng Pangulo ang MIF Bill, maaari na lamang anyang itong amyandahan para mabago o di naman kaya magpasa ng isang joint resolution sa pagbabalik sesyon upang maitama ang mga magkakaparehong provision. Giit ni Senator Pimentel, kung maibabalik sa Kongreso ang MIF Bill, mareresolba nila ang mga magkakaibang provision at mas makapaglalagay pa ng safeguards para maprotektahan ang kaban ng bayan. Parehong wala sa botohan ng MIF Bill sina Senators Pimentel at Escudero. Dagdag ni Senator Pimentel, ang majority block ang dapat magpaliwanag ng final na bersyon ng MIF Bill. Tingin niya hindi rin ito makalulusot sa pagsisiyasat ng Korte Suprema. Pero si Senate President Juan Miguel Migzuberi, kumpiyansang malalampasan ang MIF Bill. Kaambang pag-question dito sa Korte Suprema. Sinabi ng Senate Minority Bloc Rosalie na nakahanda silang sumuporta sa mga nais mag-question ng MIF sa Korte Suprema. Pero sa ngayon, wala pa tayong nakukuhang verifikadong impormasyon kung mayroon ng mga may nais maghain ng petisyon sa Supreme Court. Sa ngayon, Rosalie, wala pang kumpirmasyon kung naipadala na sa Malacanang ang enrolled bill ng MIF. At yun munang update mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Rosalie. Oo, Harleen, bukod dun sa mga nabanggit mo na probisyon, meron pa bang ibang probisyon ng MIF Bill na tinututulan yung mga senador na oppose dito sa panukalang batas na ito? Rosalie, sa ngayon yun yung mga yun pa lang ano yung naririnig natin sa mga senador dahil nga posibleng either dalawa yung magiging dahilan diyan kung talagang sinadyang ipasok o hindi naman kay oversight sa panig ng mga senador. And yun nga ang gusto din ng mga ilan pang senador, Rosalie, ay mas magkaroon pa ng safeguards at lalo na doon sa ipinupunto ni Senator Cheese Escudero doon sa test of economic viability o ibig sabihin Rosalie ay kung patunay o isang test na talagang kikita itong MIF dahil according to Senator Escudero ay hindi umano test of economic viability yung kanilang isinumite ng economic team kundi isang business proposal at yun yung kanyang tinutulan kaya kung nabigyan daw siya ng pagkakataon na bumoto doon sa MIF Bill ay mag-voting siyang no dahil hindi pa rin siya kumpinsido na talagang kikita itong panukalang pagtatatag ng Maharlika Investment Fund, Rosalie. Oh, Harleen, bukod dun sa mga senators na nabanggit mo, sina Senators Escudero at Pimentel, sino-sino pa yung mga senador na oppose at handa naman na suportahan yung mga grupo o mga individual na nais na questionin itong panukalang batas kung sakaling maipasa no, sa Korte Suprema? Rosalie, doon sa mga senador, ang talagang nag-vote ng against doon sa MIF Bill ay si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros. At una na nga rin siya nagbigay ng pahayag na sinasabi niya na nakahanda siyang sumuporta doon sa mga grupo na sakaling mag-challenge dito nga sa MIF Bill kung sakasakaling maging batas sa Korte Suprema. At yung argumento niya, Rosalie, bukod doon sa mga aside sa safeguards, ay doon din sa napanggit ni Senator Escudero doon sa test of economic viability. Dahil nakasaadaan niya doon nga sa ating 1987 Constitution na lahat ng mga itatatag na GOCCs gaya nitong alalabas na MIC o yung Maharlika Investment Corporation ay dapat dumaan doon sa specific na test na yon. At yun yung gustong makita ni Senator Hontiveros dahil marami din anyang mga economic experts ang nagpapahayag ng pagduda kung talaga bang pasado itong MIF doon sa tinatawag na test of economic viability o kung kikita itong itatatag na MIF. Rosalie. Alright, maraming salamat Harleen Delgado, nag-ulat ng live mula sa Quezon City.